So ito no, yung Transcend Drive Pro 10 na dashcam no. Maliit lang siya. It can record up to 2K nakalagay. 1440p, 30 frames per second. Meron siyang StarVis image sensor. Kaya maganda yung quality ng video niya no. Yung StarVis image sensor no, Sony yung may gawa based sa Google search. So pag Sony, maganda yung quality niyan. So ayan yung laman ng box niya no. May 32GB Transcend micro SD card nakasama. Tapos ito yung unit mismo na Drive Pro 10 no. Cute siya, maliit lang siya. Kasya siya sa palad ko. Tapos mas maliit pa siya rin sa mouse. Yan, nasa right side yung saksakan, nasa left side yung lagayan ng micro SD card, tas yung red yun yung emergency button. Yan. Yan. Nandyan sa loob yung cord, manual, tsaka yung clip pandikit sa windshield nandiyan sa loob. May tape na nakasama yung pandikit sa windshield. Tsaka may extra in case lang. Yeah, dito ko siya ikakabit sa Hyundai Accent. Kinonek ko siya rin sa app. Meron siyang app. Doon mo ma-access yung settings ng time. Yan, live view. Pwede doon sa app. Okay naman siya. Responsive naman. Hindi ko pa natanggal yung tape nung sa lens, no? Sa part na yan. Yan, tinetesting ko siya dyan. Original, make the glass from the past, bring this
Ayan, no, yung sample footage niya, no? Mga alas 3 na yung hapon, daytime, okay pa yung liwanag. Maganda naman yung quality. Ano ko lang, napansin ko lang. Meron din kasi kaming Drive Pro na 110, tsaka 220 dati, no? Medyo mas mahal lang yun. Mas maganda yung mic nun compared dito. Pero yung image quality or video quality nito maganda. So, papunta ako nitong Cartronics, no, dito sa may Del Monte. Hindi ko may tago yung wiring sa ilalim, eh. Pinaayos ko dyan.